Good evening, Master. Dahil wala tayong biyahe ngayon, hindi tayo makapag-travel at mahal ang gas. Magluluto muna tayo. So, ang lulutuin natin ngayon, Master, ay chicken pastel or pater. Yan po yung pagkain ng mga Muslim. So, titingnan natin kung kaya nating lutuin yung mga paboritong pagkain ng mga kapatid nating Muslim. So, shoutout nga din po pala sa lahat ng mga kababayan ko sa Hulusulo at mga Tausog. Shoutout po sa inyo. And shoutout din sa lahat ng Triskelion Grand Fraternity sa buong Pilipinas. Mabuhay tayo kapatid. Long live Tau Gamma Pi, Triskelion Grand Fraternity. Peace out. Kawali. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Pagkatapos, ilagay natin yung ano yan? Ginger, onion, and garlic. So, yun. Lagyan natin ng onion and garlic. Ganyan mo niya ako eh. Ganyan yung mamasa. After nun, lagay natin yung chicken. Lalaki. Tatakpan lang yan din. Boboil siya ng 15 minutes. So, tatakpan lang daw yan after papukuluan siya after 15 minutes. Parang kunti pa yung tubig. Okay, pagkatapos natin siyang malagyan ng tubig, antayin muna natin kumulo siya ng within 15 minutes. So, after 15 minutes, saka natin siya hihimayin. Hanguin. A few moments later. Dapat palambutin ng maigi ang manok para madali siyang mahimay. Yung pagkakulo niya, dapat makita natin na parang mahiwalay na yung laman sa buto niya. Meron po tayong dalawang option. Pwede po natin lagyan ng dahon ng laurel or yung pamintang buo lang. Depende po kasi yon sa gusto mo. Kung gusto niyo ng amoy nung laurel, pwede nyo pong lagyan. Pero kung ayaw nyo nung amoy nung laurel, yung pamintang buo na lang po ang ating ilagay. Pag ganito na po yung texture ng ating chicken, pwede na po natin itong hanguin at simula na ang paghimay-himay sa mga laman ng chicken. A few moments later. Simula natin yung kawali bago po natin ilagay yung pinaghimay natin na chicken. So, ayan, ilagay na po natin yung pinaghimay natin na chicken sa mainit na kawali. So, tapos natin ilagay, haluin lang po muna natin. Tapos, ilagay na po natin yung kalamansi. Yeah. Yung kalamansi natin, mga 3 tablespoons, pwede na po yun. Tapos, next natin yung toyo po natin. 4 tablespoons po na toyo, pwede na po natin siya ilagay. Tapos, patapos natin ilagay, haluin po natin yung ground chicken natin. Binasag na po niya yung lagayan ng mantika. Nagalit na po yung cook natin. A few moments later. So pag medyo tuyo na yung chicken po natin, medyo nag-brownish na siya.
So, luto na po yan. Pwede na po natin siyang hunguin. So, depende po sa inyo. Kung gusto nyo pang medyo crispy, yung medyo sunog siya, pwede din. So, kung ayaw nyo ng medyo sunog, pwede na na siyang hunguin agad. Iniinitin po natin yung dahon ng saging para hindi siya mabilis mapunit. So, sa mga probinsya po natin, Master, ganun po ginagawa nila sa dahon ng saging, pambalot dun sa kanin. Mabango din po kasi sa kanin po yan. So, yung mga pagbaon namin ng elementary times, yan po yung baonan po namin sa probinsya. Dahon ng saging. Pagkatapos nating mainit yung dahon ng saging, lagyan na natin siya ng kanin. So, medyo konti lang yung kanin na ilalagay natin kasi masyadong maliit yung saging, dahon ng saging na nakuha natin. So, mahihirapan tayong ibalot ito kasi nga napakaliit. Pero kung malaking dahon yung makukuha natin, mas maganda. Mas madami tayong kanin na mailalagay at may babalot din natin siya ng maayos.